Ito po yung school form 8 na automated na ginawa ko na pwede pong gamitin ng isang school. Nandito na po ang templates sa isang file, template po from kinder hanggang grade 12. Pwede pong gamitin ito. O SPED pwede rin pong gamitin. Ilang grade levels hanggang 7. Walong grade levels po ang pwedeng gumamit dito. Ito po yung input sheet. Kinder hanggang sa SPED po ito. At pwede po nating i-edit ang grade level dito. Dito po tayo mag-edit ng grade level. Tignan po muna natin yung template. May dalawa pong template na nagawa dito. Ito yung unang template na prescribed ito ng DepEd na format. Wala na po kayong dapat na i-encode dito, automatic na po. I-click-click lang po natin o i-select natin yung grade level na gusto natin. Mag-automatic na pong mababago lahat yan. Subukan po natin i-click ang another grade. Yan po, kinder. Meron po siyang strand. Nalagyan ko kanina. Ayan po. Ito po yung automatic na pong malalagyan. Pati itong remarks, doon po tayo sa input sheet maglalagay. Sa ibabaan po nitong template na ito, meron na rin pong summary. Automatic na pong malalagyan itong data dito sa summary. Itong date of assessment, doon po tayo sa input sheet mag-edit. Pati itong pangalan ng teacher na nag-conduct ng form na ito ay sa input sheet na rin po. Papakita ko po yung isa pang template para sa nutritional status. I-click lang po natin itong B. Ayan po. Automatic na din po itong, itong grade, yung section. Walang nailagay na section sa input sheet. Ito po pwede po nating i-edit yan. Na-edit po yan. Pero ito hindi na po na-edit. Itong date of weighing, hindi na rin po ma-edit yan. Doon po tayo sa input sheet mag-edit. Sa ibaba po ng template na ito, nandito na rin po yung summary. So, 00. So, subukan po nating maglagay ng data dito sa grade 2. Pupunta po tayo dito sa input sheet. Ito po yung cover sheet. I-click natin yan. Punta po tayo dito sa grade 2. Ayan po ang grade 2. So, kung titignan po natin yan, may nakalagay dito. May nakalagay na data na dito. Pero wala, hindi pa rin nag-ano. Tignan po natin yung error kung bakit. Ayan po. Meron na po siya dito, normal. Yung nutritional status, height for age is severely stunted. Pero kung titignan natin yung summary, 00. Meron pong kulang doon sa input sheet na hindi natin nailagay. Balikan po natin yung input sheet for grade 2. Ayan po. So, tignan po natin mabuti. Hindi po natin nailagay ang sex dito. Dapat po maglagay po tayo ng M para sa lalaki at F po para sa babae. Ayan. Kailangan pong malagyan yan. Makompleto natin malagyan yan. Okay. So, balikan po natin yung template. Yung second template. Ayan po. Nalagyan na natin. Ayan, meron na po. Severely stunted yung height for age at saka normal naman po yung body mass index. So, tignan po natin yung summary ng lahat ng grades. Dito po tayo, i-click lang po natin itong summary. Ayan po. Tignan po natin yung grade 2. Ito po yung grade 2. So, kung titignan po natin, ito po, na-edit po itong data dito. Pwede po natin i-edit yan. Na-edit yan. Hindi po na-edit yan kasi automatic na magko-compute. Ito pong enrollment. Pwede po natin i-edit yan. So, kung titignan po natin,
ang question natin kung paano ma hindi po talaga mag-automatic yung result sa nutritional status, i-encode na lang po natin. So meron po dito sa na naka-hide na cells para po pag reference natin para po maglagay tayo dito. I-highlights lang po natin 'yan. I-unhide natin. Ayan po. Ito po yung reference natin para sa grade 2. So, ang ano po natin dito, learners natin dito, isang lalaki, walang babae. At ayan po, maglalagay po tayo dito, 00 yan. Gagayahin lang po natin yung data dito sa ibaba. Ayan po. Gagayahin lang natin yan. Ito, may isa. At yan, 0. Ayan po yung ano natin dyan. So, dito naman, gagayahin natin ito. 0-0 yan. And, 0-0 lahat na yan. Pwedeng ano yan. Ayan po. Ito lang ang meron. So, dito naman sa ano. Ano maging 6 yan. Ah, ito. Dapat 0 ito. Ayan po, 0. Ganyan lang po ang gagawin dito. Ayan, ang enrollment 1. Dapat, imposible naman na walang babae. Dapat maglagay tayo ng babae dyan. So, dito, doon na lang tayo mag, ayan po. Kailangan makompleto natin yung learner sa babae at sa lalaki. So, doon po tayo sa input sheet. Or grade, anong grade na yun? Ito po. Dapat may babae. Dito po tayo maglalagay ng babae. Sa ibaba, dito po. Dito po tayo maglalagay ng ibabae. LRN number. Ayan po. Ito, yung sex. Para sa babae, F. Birthday. 2008. Ito naman yung weight at saka yung height 1.2. Tingnan po natin. Yan po yung grade 12. Balikan po natin yung input sheet. Ayan. Grade 2 pala yan. Grade 12 ang ilagay, ang tingnan natin. Ayan po yung lalaki, sa ibaba nandyan na yung babae. Nilagay natin, balikan natin yung summary. Ito naman yung pangalawang template, yan yung lalaki. Sa ibaba, yan naman po yung sa babae. So, tignan po natin yung summary. Ayan na. May data na para sa babae. May data na. Dalawang normal. Dito naman po, dalawa silang severely stunted sa height for age. Ayan po. Severely stunted. Hindi nakikita. Ilahin lang po natin yung line. So, balikan po natin yung summary sa grade 12. Ayan yung summary. Ayan. Ito po yung grade 12. Automatic pong mababago na yan. Meron pong nakatago dito na reference natin. Ayan po. Kukopyahin lang natin dito. Ayan. Bali, isang lalaki, isang babae. Automatic na rin yan. Ito, 0-0 natin yan. Ayan po. Ito po, dito po tayo sa baba. Yung makikita po natin dito, yun na lang po ang gagayahin natin dito. Hindi po siya automatic. Kasi mahirap kung hindi ko po alam kung paano i-link dahil complicated po itong
template na ginawa ko. Kaya ito na lang po ang naisip kong gawin. Gumawa na lang ako ng reference para sa data ng summary. Ayan po. So, kita nyo po yan. Ayan na po yung summary. So, kung pag na-copyan na po natin dito, i-hide na lang natin yan. I-hide na lang po natin yan. Lahat po, sa lahat po ng grades dito, meron na po siyang hidden na reference cells. I-unhide lang po natin ang mga yan. Kung ano po yung ano, kung gusto po nating makita yung kinder, i-click lang po natin dun sa nutritional status yung kinder para makita natin yung data at yung pagkukopyahin natin. Ganito po ang gamit ng template na ito. Sana po magustuhan ninyo. Salamat po.